kine-clarify ko po eh kanina, sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Ito sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po. Yes. I may say as a civilian, sa professional police. It depends on... Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am? That's your view, that. Right? It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, salamat tayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never had a chance to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on record, Mr. Chair. Tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Lublando. Your Honor. Silence, please. Ay, sorry mga kabayan. O ayan mga kabayan, narinig nyo. Ah, mirisi, gaba, tagam kang huntibayros ka. Ah, napangaralan katuloy ni Tatay Digong. Ah, yun bang akala mo, si Tatay Digong na yung mag-isa, tapos sabay biglang, ang dami nagsipalakpakan. Ah, o this oras na sa loob ng Senado, eh, napangaralan ka, ano ka ngayon, Huntibayros? Pahiya. Iyak mang iyak-iyak ka ngayon. Oh, pangalagaan mo muna, mag-mayor ka muna bago ka talak ng talak. Eh wala ka namang alam, no? Pagdating, no, kung paano i-handle ang isang siyudad o yung community mo, ha? Palibasa nandiyan ka lang sa Senado. O tingnan mo ngayon, ha? Sino yung nagmukhang kawawa? O din ito meme ka. Ha? Mirisi, ha? Ang hilig mo kasi magpapapil, na? Bakit kailangan mong tulisigin, ano tawag nito, para bang ipamukha mo kay Tatay Digong na wala siyang alam. Ang tagal naging prosecutor, naging city mayor, naging presidente hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala sa kakayahan ni Tatay Digong. No? O tama nga naman sa Tatay Digong. Ha? O yan yung paniniwala mo. O. Pero yung paniniwala at kung alam na paraan ni Tatay Digong, yun ang paraan na alam niya. No? Kung baga ba, sasakay ka ba, no? sa laro ng mga drugista, mga involved sa droga, kailangan mong sumabay, kailangan mong takutin, kailangan mong ipaintindi sa kanila na seryoso ka. No? Kung war on drugs ka, kailangan iparinig mo dito sa mga addict na to o sa mga involved sa droga na kung saan, abay, talagang sorry, seryoso ka, napapatayin sila. Ha? Ganon ang isang leader na kung sa mind conditioning ba, ha? Lagi nating i-insert yun na hindi lahat sinabi ni Tatay Digong ay yun na yung mangyayari. Ha? It's either pinaparinggan niya lang yun para dapat maniwala itong mga na-involved sa droga at magbagong buhay. Isang example, ma'am, ha? Ma'am Risa Huntibayros, kung hindi ka pa naman bobo, ha? Eh, sinator ka pa naman, kagalang-galang ka pa naman sa mga dilawang tae dyan, ha? Kung si Tatay Digong mamamatay yung tao, eh, di sana'y wala na yan si Kerwin, ha? Oh, anak yan ng isang mayor ng, di ba? Oh, drug-related, si Kerwin, nakulong yan. Oh, kung mamamatay pa ang mga Duterte o ang administrasyong Duterte, wala na sana yan ngayon. Oh, di ba? Nakuha yan. Na nahawakan yan ng pulisya, nakulong yan. Hmm. Kung gusto mong ipalabasin na mamamatay tao, bakit andyan pa yan si Kerwin? Hanggang ngayon, buhay na buhay pa naman yan. Ang problema kasi sa'yo, ha? Ikaw Huntibayros ka, no? May hilig kang, no? Ang gusto mo para bang ikaw yung sisira o ikaw yung magpababasa kay Tatay Digong. No way. Durog ka. No, dinurog ka ni Tatay Digong. Wala ka talagang binatbat, ha? Anong ngayon? Uwi ka. Mangiyak-ngiyak.
Anong nakuha ninyo diyan sa investigation? Si Tatay Digong, oh, no? Siya ang pinaka last man standing. Ayaw nang tumayo. Oh. Kasi ang gusto niya, kung baga, baka may paitanong-tanong pa kasi, baka may bilangin pa kayong ilang pulis ano mata o mga insidente diyan. Oh. Ang hirap kasi sa iyo, puro kayo extrajudicial killings, no? SEC, hindi nyo nakikita kung sino-sino yung kalaban ni Tatay Digong sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ang dami, drug lords, addict, pusher, yung iba pa mga involved dyan, yung mga police escalawags, yung mga ninja cops, marami, maraming na-involved. Yung bata ng mga ninja cops na kung saan, alam nyo yun, yung isang insidente or isang case, kiyan ba yun, related yun doon sa ninja cops mga kababayan, which is hindi naiintindihan nito mga buang na to at pinapasa nila kay Tatay Digong. Porke ba't nag-implement si Tatay Digong ng war on drugs? Lahat ng mga nangyaring patayin dyan kay Tatay Digong na at sa mga kapulisan na utos, hindi. Marami pong nangyaring mga kaguluhan nung time na nagpalabas si Tatay Digong ng war on drugs, no? Takot lahat, no? Yung mga bata ng mga ninja cops, yung iba mga drug lord, yung mga involved sa droga ng mga politicians, marami. Marami mga bigati, mga personalidad, marami pong anong tawag niyan, nagulat, no? Nag-aalala sa kanilang kaligtasan. At saka ang bobo niyo naman na hindi naman si Tatay Digong ang naglagay sa pangalan niya sa narco list. Bakit niyo sisihin si Tatay Digong? Trabaho yan ng pulis, ng PDEA, ng CIDG, NBI. Kung sinong involved dyan, walang alam si Tatay Digong. Basta, ang sabi niya, ibinigay lang yan sa kanya yung mga listahan dyan, wala na siyang alam kung sino pa dyan nasa mga listahan na yan. Amantakin mo, yung bangag na presidente, andyan pala sa listahan. Nilihim lang. Imagine nyo yun? Oh. Kaya, wala akong masabi kundi yung Senate hearing na yon, yung plenary kahapon dyan, talagang wala kayong nagawang, anong tawag yun? Wala kayong nagawang ribat kay Tatay Digong. Lahat kayo, tiklop kay Tatay Digong, period. Paalam.